before we start, let's just have a brief and short, brief na nga, short pa, no? Short prayer, ayan, para i-guide lang tayo ni God. Okay, Father God, thank you for this evening, gathering us in this platform. Thank you for helping the students, providing them access, and of course, helping us, the mentors, the reviewers, for always giving us the enthusiasm on teaching these dear students. We lift up everything to you. We do this to glorify your name and of course to serve you and your name. Please guide these students and guide our school, guide the other reviewers as well, and may we deliver this or tonight's topic purely and as much as possible understandable to all our audience, especially to these students here. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Again, reiterating, this is an introduction to your financial ratio. So, ito mga itatackle natin tonight will be, kumbaga, basics pa lang to. Sa financial ratio mo, ito yung dapat alam mo as of today. As an accounting student, let us say ikaw ay nasa second year or third year at nandito ka ngayon sa lesson na to. Ito yung dapat at least kahit papano alam mo, no? Let us say BSMA ka, tapos you'll be graduating by then. Ito yung mga topic na under to ng MAS mo, and then ito pwedeng natakal mo siya sa FinMan, pwedeng matakal mo siya sa MAS mo. Ayun, no? But anyway, regarding those items, sabi ko nga, no, ito yung mga items na dapat alam mo. So basic muna tayo. So para kapag tinanong ka naman, let us say you're not an accountant, but at least hiningan ka ng opinion or hiningan ka, nagpaturo sa'yo yung kaklase mo, former kaklase mo or kapatid mo, who knows, accounting din ang gusto niyang kunin, you know how to answer, you know how to interpret, di ba? Kahit papano. So itong financial resources mo, our objectives for tonight, number one, of course, our learning objectives is to define your financial ratio. Okay? Number two, identify the users of your financial ratio. Hindi ko pala siya nasulat dito, no? Sa objectives natin. Next one, the benefit and then the uses of your financial ratios. So, how do you use them? What are the benefits? Next one, we will identify the ratios involving your balance sheet, income statement, and then your cash flow. Again, reiterating, ito yung mga basic na dapat alam mo kahit papano. Okay? So, as we go on with the topic and then later on, we'll just have a brief illustration, di ba? Although, syempre, dahil love mo ang numbers and at the same time, gustong-gusto mo to, actually, basta alam mo yung formula, you can do the solution already, I mean the solving already. Ang kailangan mo na lang is interpretation, di ba? Yun yung mahalaga dito sa financial ratio. Okay, so effort, may gumagalaw pa sa presentation ko, ah. Okay. So, your financial ratios are relationships determined from companies, financial information, and used for comparison purposes. Okay? In your formal school, bago ka magpunta financial ratio, ano yung mga unang topics na binabato sa inyo? Diba? Ano yung mga unang topics? How do you assess financial performance? Diyan papasok si vertical analysis, horizontal analysis. Pumapangatlo palagi si financial ratio mo. Okay? Kasi yan yung pinakamarami, yan yung pinakamahabang topic among all. Ayan, and of course, dine-define mo yan. Meron kang, halimbawa, how do you solve? How do you interpret? Okay? Now, medyo similar lang. However, ito kasi financial ratio mo, you are trying to look at the relationship among the items or among the accounts showed on your FS. So let us say you have FS of CPORs, assuming lang may FS ka. Dun sa FS, kapag gagamit ka or yes, kapag gagamitin mo financial ratio mo, anong kukunin mo? Yung items na makikita mo ngayon sa FS mo, okay? Hindi ka kukuha ng galing sa journal or galing sa ledger. Kung ano yung presented sa FS, okay? Next, another definition na binibigay for your financial ratio. Your financial ratio can also be defined as a comparative magnitude of two selected statistical value. Okay? Two. Sabi niya two. Okay? Kung mapapansin mo, i-relate mo siya sa unang definition natin. Sabi niya relationship. So meaning if there's a relationship, at least ilan ang involved, there should be two at least. Siyempre, hindi naman pwedeng isa lang. So paano ko i-assess tong level ng cash ko, di ba? So dapat meron kang figure of comparison. Let us say gusto mong tignan yung increase ng cash mo. Dapat at least siguro kunin mo yung cash value mo
ng 3 years. So, from year 1, year 2, year 3, kunin mo yung cash value mo, that's the time you're actually now doing financial ratio. Okay? It's not necessary din na magsosolve ka year 1 divided by year 2, pero pwedeng siguro makita mo by absolute values. Okay? Next one, item of your definition ng financial ratio mo is a measure of your financial situation. And that is correct. When you are using your financial ratio, your purpose is to identify or to know the financial situation as well as the performance of your company. Okay? And at the same time, hindi lang yung performance ng company mo. You also wanted to know kamusta ba yung ginagawa or kamusta yung performance ng fellow company ko on the same industry. Most likely, yun yung gagawin mo. Siyempre, let's say, I'm a retail company. Hindi ko naman i-compare ang sarili ko dun sa company na nagsiservicing, di ba? So, most likely that, say, ako si entity A, a grocery store ako, malaking grocery store. I-compare ko yung sarili ko kay entity B na grocery store din. Ayan. So, pwede ba niyang gawin yon? Yes. So, number one na pwede niyang means, lalo na kung listed entity ka naman, pwede niyang makita yung FS mo. Okay? Kasi di ba ang FS ng listed entity, napapublish yan. So, pwedeng makita ng public yan. Alright? So, those are your three financial ratios, definition. And actually, kung papansinin mo yung definition, nandun yung purpose, makikita mo dun yung purpose, makikita mo rin yun, doon yung use. Okay? So, pakitaan ko kayo ng sample ng financial ratio. At the same time, I just wanted to tackle, itong financial ratio mo, kadalasan, it's expressed in decimal points or in percentages. Okay? So, let us say, gusto mong i-compare ang entity A kay entity B. Dahil naka-percentage siya and not in an absolute value, mas comparable na sila ngayon. Okay? Comparable bakit? Let us say, si entity A, kaka-start niya pa lang, no? Siyempre, yung value ng cash niya, value ng sale, mababa pa yan at as of the moment. Let us say, si entity B, 5 years ago, nag-start ka. Pero gusto mong tignan yung agwat ng dalawang entity. Pwede mo bang makita? Yes, by using your ratio. Kasi naka-percentage, di ba? Pag naka-absolute amount, pwedeng makita mo ang mas mataas yung cash ni B kaysa kay A. Pero kung titingnan mo pala, let us say the percentage of your cash to your total asset ni entity A tsaka ni entity B, baka mas maganda pala ang position as of today ni entity A. I-compare mo kay entity B. Yan yung ginagawa ng financial ratio mo, okay? So pwedeng lumabas pala na kapag gumamit ka ng financial ratio, kahit matagal na si entity B, let us say 5 years na siya, 5 to 10 years, at si entity A, new entrant, okay? Pwede niya makita na, kahit pala new entrant pa lang itong entity na to, maganda yung performance niya. Maganda yung position niya in the industry. Yan ang ginagawa ng financial ratio mo. Okay? So, who are the users of our financial ratio? Marami. Marami kang users dyan. Number one, of course, your shareholders, investors. Okay? Your shareholders and your investor. Si shareholder, bakit niya kailangan yan? Siyempre, kailangan niya makita. Ito bang pinag-investan ko or pinaglagyan ko ng pera ko? Kumikita ba ako dito? Kaya alam mo ba yung shareholder mo? Balikan mo lang. Ito yung may-ari ng company. Tama ba? Yung pera mo, nilagay mo doon. Nag-expect ka, nalalaki yan. At the same time, may return ka. So, let us say sa SM Corporation, nag-invest ako. Ang tawag sa akin, pag nag-invest ako or naglagay ako ng pera ko doon, bumili ako ng shareholder ako. So, part of SM, pag-aari ko yun. Okay, those are your shareholders. As a shareholder, dapat makita ko, oops, kumikita ba yung pera, yung pondo na nilagay ko dyan. Kasi kung hindi, i-pull out ko na lang, lagay ko sa ibang investment. Okay? Also, your future or potential investor. Bakit naman? Okay? Kasi, aside from assessing, let us say, ako ngayon, currently, shareholder ako, kailangan ko makita ang performance, di ba? Kumikita ba? Ganon din si future investor, dapat makita niya, kailangan kong makasigurado na bago ko ilagay itong pera ko, kikita ako, okay? Hindi naman yung too good to be true na let's say 20% per year, 30%, but at least, di ba? At least, in a span of time, babalik sa akin yung ininvest ko, okay? So, not only a return of the capital, but also a return on the capital. Ayan ang tinitingnan ng investors at ng shareholders. At the same time, management. Si management, hindi lang about sa
performance, pero pati sa efficiency, di ba? Operations mo, and marami kang areas na pwedeng makita or pwedeng maging basis on how they can assess your company's performance and your position, your efficiency, your leverage. Next, of course, public. Ako, as I'm sitting here, mamaya, baka makaisip ako, no? Gumawa rin ako ng vlog. Okay, reacting to. Ayan. Pwede kong makuha ang MS ng kahit sinong entity. As long as it is listed, ah. Siyempre, kapag hindi listed yan, hindi ko basta-basta makuha yung ano natin, FS natin. Let us say, ang mga entity, like your big entities, yung mga kilala mo, si SM, si Jollibee, anytime, pwede mo makuha under ng PSE. Punta ka lang dun sa site nila, no? Makikita mo yon. So, kung gusto mo, wala lang, trick mo lang. O kaya, gusto mo i-compare, eh, compare nga natin si entity A kay entity B, pwedeng-pwede mong gawin. O, malay mo, magaling ka ng mag-interpret, gumawa ka na din ng vlog mo. Okay, ayan, just kidding. Okay, yun. Okay, so si public, kahit ako, ikaw na estudyante, pwedeng-pwede kang gumawa nun, okay? Kayang-kaya mo, sabi mo sa nanay mo, maalam mo ba? Maganda lang tignan tong image niya, no? Pero tignan mo tong FS niya. Ganito pala, okay? Marami pala siyang utang, okay? Pero malay mo naman, yung utang niya, may silbi din, okay? So, ayan. Of course, your creditor. Ba't kailangan ni creditor? Naalala mo kapag nag-aaral ka ng authentication, authorization, kailangan makita ni creditor na reliable ka or trustworthy ka na pwede kang pautangin. At the same time kasi dapat masigurado niya na babalik sa kanya yung pautang mo. Diba? So, mababalikan mo pa nga, meron kang debt restructuring. Kasi, kesa naman walang matanggap si creditor mo, gusto niya at least may mababalik sa kanya kahit papano. So, anong measure ang tinitingnan niya? Of course, performance mo pa rin. Liquidity mo if you're able to meet your short-term liabilities. Solvency naman, short and long-term obligations. Okay? So, pasadahan na natin ngayon yung benefits ng financial ratios mo. Okay? So, what are the benefits or the uses of your financial ratio? Minsan kasi kapag sinabi mong benefit, parang yun na rin yung use niya. Number one, it can identify problem areas that needs your attention. Okay? In your operation, let us say may company ako, no? Ang ganda, ang dami kong customer. Dumadagsa sila. Pero hindi ko pala alam, hindi ko na kayang magbayad ng utang ko. Paano mo malalaman yun? Kung pupunta ka lang sa FS mo at gumawa ka ng FS analysis. Or let us say, ay, dinadagsa ako ng mga tao. Yun pala, okay, yun pala, ang tagal ko rin namang makabayad ng utang ko, di ba? Ang galing-galing mo nga manghatak ng customer mo, yun pala, ikaw naman, performance mo, hirap na hirap kang, let us say, magkaroon ng trade credit man lang, di ba? Or mangutang kahit hindi naman kalakihang pera para lang sa operation ng company mo kasi ikaw mismo, yung performance mo, let's say yung liquidity mo, hindi na maganda yung record mo. So, your financial ratio can help you identify saan may kulang, saan sobra, or saan sakto lang, or tama lang ang operation. Next, using your financial ratio, you can do comparison. Comparison, intra-company. Paano intra-company? What is my performance year 1? What's my performance year 2, year 3, year 4, year 5, and so on? Yun ang intra-company. Titingnan mo, ang cash ko ba palaki ng palaki? Fluctuating ba siya? Or sakto lang, nagme-maintain lang? Kasi iba-iba ang implication natin dyan. Okay? So kapag fluctuating at ang entity mo ay dapat naka-normal lang yan, may movement pero hindi dapat pataas-baba, di ba? Implications kasi yan. Okay? What else? A comparison, aside from the internal company or internal side or intra-company, comparison mo din sa other companies. Okay? So, trend analysis mo with your own plus the trend analysis with the other company, magagamit mo yung financial ratio mo. Okay? Next, depending on the goal of your organization or in terms of your financial ratios, you can give more insights in analyzing the result. The result in your performance, the position, effectivity of your operation, efficiencies. Ayan, maraming area ang pwede mo makita dito sa financial ratios. And then of course, the trend of your ratios. So sabi ko kanina, gusto mo makita yung trend, taas ba o pababa ang sales mo? Diba? Kasi number one, kung may business ka, yan ang una-unang mong gusto makita.
May sales ba ako? Tumataas ba? Dumadami ba yung customer ko? Okay? Aside from that, of course, it helps you identify business and financial risk of the firm. Yung mga risk na kinakaharap mo, di ba? Understanding profitability of the company. Are you profitable? Kumikita ka ba? Are you liquid at the same time? So, nakakabayad ka ba ng short-term and long-term maturing debts? Yan yung mga isa sa mga simpleng question, no, na dapat mong masagot, lalo na kung FS analysis or financial ratio ang ginagawa mo. And of course, your financial ratio can be used for planning and future forecasting. Okay? All right. So, those are the uses or the benefits and of course, analysis of the operational efficiency of your firms. Okay.